Good morning, CLGF. Good afternoon, CLGF. Welcome to our online service. Magandang araw at magandang hapon sa bawat isa. Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan at salamat sa katapatan po ng Diyos na kung saan ilang buwan na po tayong hindi pinababayaan ng Panginoon. Ano man ang nangyayari sa mundo ngayon, pero God is still good to us. No? So if this is your first time to attend our online service, we welcome you po. We are happy to have you this morning. This is Pastor Franklin po of CLGF Church. And our church po ay is not a, we don't promote religion, but we promote the kingdom of God. But before I continue po to share the word of God sa bawat isa, tayo po'y manalangin sa umagang ito. Panginoon, gabayan niyo po kami sa umagang ito at sa hapong ito na dalangin namin ang pagbubukas mo ng aming mga puso at aming mga isip. At nawa ang mga salita mo, Panginoon, ay kumilos ng makapangyarihan sa aming mga buhay sa oras na ito. At alam po namin, Panginoon, na ang iyong salita ay makapangyarihan ito at kaya nito magbigay ng pananampalataya sa amin. Salamat muli sa umagang ito. Gabayan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So don't forget to like, share, and press the heart button po, ano? Para po marami makapakinig po ng salita at mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito at sa hapong ito. And the title po of our main my message for this morning and this afternoon ay God Can Restore. God Can Restore. I want to let you know that God can restore. Kasi may mga bagay po sa buhay natin na binigay ng Diyos na mga pagpapala, magagandang oportunidad, mga posisyon na pinapangarap natin, na nilagay tayo ni Lord sa matataas na posisyon na kung saan nakakabili tayo ng kaya natin bilhin, nagagawa natin yung ating mga nagagawa. Pero nung po na dumating po ng itong pandemic na ito, marami po ang mga nawala sa buhay po natin. At maaaring hindi lang during pandemic at sa oras na ito, maaaring may pinagdadaanan ka na maraming nawala po sa iyo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, sa mga aaralin po natin ngayong umagang ito, kaya pong ibalik sa atin ang Panginoon to, lahat yan. So iba't ibang klaseng tao na titingnan natin sa Bible, na sila po ay pinagpala ng Diyos, pero dumating sa panahon ng buhay nila, na inalaw din po ng Diyos na mawala sa kanila ito. So unahin na po natin ang isang hari sa Daniel chapter 4, na ang pangalan po niya ay si King Nebuchadnezzar. Ito pong hari na ito na ating pag-uusapan sa Daniel chapter 4, bago natin basahin yung verse na ito, upang maintindihan po natin yung verse na ating babasahin ngayong umagang ito. Ang storya po kasi nito, nagkaroon po ng panaginip itong hari na ito na pangalan ay Nebuchadnezzar. At sa kanyang panaginip, meron siya nakitang puno sa gitna ng mundo na kung saan sa kanyang panaginip nakita niya ito na lumago na lumago. Lumago na malakas, matibay itong puno na ito at umabot pa ito hanggang langit. Yun po yung description ng kanyang panaginip. At wala pong makapag-interpret ng kanyang panaginip. Kaya po nagtawag siya ng iba-ibang klase na mga kayang manghuhula upang mahulaan ang kanyang panaginip. Pero isa lang po ang nakapag-interpret ng kanyang panaginip. Wala iba kundi ang anak na ating Panginoon Diyos na si Daniel. So dito po, basahin po natin ngayong umagang ito. Ito po yung storya ng kanyang panaginip. So sabi ng Daniel chapter 4 verse 14 to 15. He shouted, "Cut down the tree." At sino ang sumigaw po nito? Yung anghel na inutusan ng Diyos. So you cut down the tree, ito po ay yung simbolo ng buhay po nung hari na Nebuchadnezzar. Sabi ng Bible, "Lop off its branches, shake off its leaves, and scatter its fruit. Get the animals out from under it and birds from its branches." Ito po sabi ng Bible. No, sabi dito, no, sumigaw yung anghel, putulin lahat yan. So ito po yung buhay po nung hari na pinuputol lahat ng anong meron siya. Kahit na siya ay yumabong ang kanyang buhay, okay po, ito po ay inutusan ng Diyos na putulin lahat kung ano yung meron itong punong ito. But notice po dito sa verse 15, sabi dito, "But leave its stump and roots in the ground." So meron ipinaiwan ang Diyos yung stump po. Alam niyo po ba yung stump? Ito po yung sa Tagalog ay tuod. Ang tuod po, ito po yung pag pinutol mo yung puno, may natitira pang puno. Kung mapapansin natin, di ba, pag pinudol po, nabigang may naiiwan na maliit na bahagi. At sabi rito,
leave its stump and roots in the ground, banded with a chain of iron and brass. So lagyan daw ito ng mga bakal, lagyan daw ito ng iron at mga kadena. Ang purpose po, ba't pinalalagyan ito ng Diyos? Upang itong puno ito ay hindi na lumago pang muli. At sabi nito, surrounded by the tender grass, and let the dew of heaven drench him and let him eat grass with the wild animals. So sabi ng Diyos, hayaan natin na yung mga hamog ay lunurin, okay, itong punong ito, at hayaan natin na kumain siya kasama ang mga wild animals. So napakataas po, itong ininterpret po ito ni Daniel, mapapansin natin, ito po ay correction ng Diyos sa buhay po ni Nebuchadnezzar. Alam niyo po ba ang matututunan natin dito sa umagang ito? Inalaw ng Diyos sa marami sa buhay natin na binigyan niya tayo ng mga bagay na kung saan binless tayo ng Panginoon. Pero minsan, katulad po ng storya po nito ni Nebuchadnezzar, ang nangyari po, kaya inalaw ito ng Diyos sa kanyang buhay, kaya inalaw ng Diyos na putulin lahat at sinabi ng Diyos, putulin na yan. Kasi po nagkaroon ng pagmamalaki, matindi po ang kasamaan na ang ginagawa po ni Nebuchadnezzar. Kaya nagpadala siya ng anghel na kung saan putulin ang lahat ng meron siya. Alam niyo po, lahat ng bagay meron tayo na binigay ng Diyos. Pero nung dumating na minsan nagmamalaki tayo, nagmayabang tayo, alam niyo po, ang daming bumait sa panahon na ito, sa panahon ng pandemic na ito. Kasi akala nila hindi na mapuputol lahat ng meron sila. Pero inalaw ng Diyos na maputol lahat upang makita po natin na wala tayong kakayanan sa mundong ito. Okay? Alam niyo po, marami mga kumpanya, marami mga tao, mga mayayaman na bigla na lang po naputol lahat po ito. At hinahayaan po ito ng ating Panginoon Diyos. Pero ang ganda po ng sinabi ng Bible. Sabi ng Diyos, mag-iwan ka. At ang purpose po ng pag-iwan ng Diyos doon ay pag binasa niyo po yung verse 26 na yan. Sabi po ni Daniel doon sa hari, kay Nebuchadnezzar, yung puno na yan ay patungkol sa iyo. Minsan dumating sa buhay mo na yumabong ka at umabot pa hanggang langit, yung taas. Pinumot nilagay siya ng Diyos sa napakataas na posisyon. At sabi po ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar, unless na ikaw ay manumbalik at ibalik mo ang lahat ng meron ka at kilalanin mo na ang Diyos ang siyang nagahari sa lahat. Sinabi po ni Daniel lang, unless na kilalanin mo ang Diyos na siya ang nagahari sa lahat. Pag binasa niyo yung verse 26. Kasi po akala niya, ang taas ng posisyon niya, ako hari, nagagawa ko lahat. Yumabang po itong hari na ito. At sabi ng Diyos, ni Daniel, hanggat hindi mo ibinabalik ito sa Diyos, na siyang tunay na hari, hindi niya muli hayaan na lumago, okay, ang buhay mo. Okay? Sapagkat gusto ng Diyos na gumawa siya uli ng matuwid at maging maawain sa mga dukha kasi po inaapi niya yung mga mahihirap. Minamaliit niya yung mga mahihirap. Yun po yung isa sa mga dahilan, yung kayabangan po sa puso ni Nebuchadnezzar. At makikita po natin dito, ang isang magandang istorya dito ay yung biyaya ng Diyos. Binigyan niya, okay, ng pag-asa itong si Nebuchadnezzar, na hanggat hindi siya babalik, hindi siya uli magyayabong. Alam niyo po, sa oras na ito, pag tayo bumalik sa Panginoon, ako naniniwala lang lahat ng nawala sa atin ay kayang ibalik sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo, maraming story sa Bible na hinahayaan ng Diyos na mawala okay, upang ipakita niya na kaya niyang kumilos doon sa mga natitira sa buhay natin. Katulad sa buhay ni Nebuchadnezzar, iniwan ng Diyos. So sabi niya ng Diyos sa anghel, kunin mo lahat, patuloy mo yung puno. Pero iwan mo lang yung tuod na yan. At pag nakita ko na nagbago si Nebuchadnezzar, muling yayabong ang puno na yan. Ganun po kabuti ang Diyos. Hindi niya hinahayaan basta maubos lahat. Meron siyang tinitira upang makakilos siya doon sa mga bagay na tinitira niya sa atin. Dahil ang Diyos po, hindi lang sa Diyos ng panahon na nung mayaman tayo, nung meron tayo. Diyos din siya kung anuman yung mga natira sa atin. Katulad na lang sa storya ni Noah, kung maaalala natin mga kapatid, nagkaroon ang mundong ito ay napakasama. At sabi ng Diyos, kailangan ko nang wasakin itong mundong ito. Nakita ng Diyos na yung mga tao ay nakalimot sa kanya. At yung mga tao ito ay nag-enjoy na lang, puro party-party na lang. Kinalimutan nila ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, babae ko ng mala, pataas na tubig.
Okay? Itong mundong ito, lulunurin. Nilulod. Nalunod po ang mga tao. Hindi sila naniniwala kay Noah. At ano tinira ng Diyos? Pamilya ni Noah. Ganun po katindi. Kahit doon sa maliit na pamilya na tinira ng Diyos, ang mundong ito, yung plano ng Diyos ay natuloy pa rin. God can live. No? Yung mga bagay na kung saan sa buhay po natin, na kahit magtira siya ng onti, kumikilos pa rin siya. Kasi hindi naman sa Diyos ng marami. Diyos din siya ng konti. Na kahit sa konting natitira sa atin, kaya pa rin kumilos ang Diyos. Isa pang storya sa Bible kay Job. So makikita natin, ano, kanina yung hari, masama ito, nawalan. Pero itong si Job, nawalan din ito. Mabuti naman itong tao. Pero ba't hinayaan ito ng Panginoon na mawala sa kanya? Ang maraming bagay. Kasi po nagkaroon na matinding laban between Satan and God. At si Satan, humingi ng permission sa Diyos upang atakihin si Job. At alam naman natin na ang kalaban natin sa mundong ito ay si Satan. Ito po yung storya, basahin natin, Job chapter 1, verse 8 to 13. Sabi dito, "Then the Lord asked Satan, 'Have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth, a good man who fears God and will have nothing to do with evil. Why shouldn't he, when you pay him so well, Satan scoffed. "You have always protected him and his home and his property from all harm. You have prospered everything he does. Look how rich he is. No wonder he worships." So sabi ni Satan, iniingatan mo ang kanyang buhay, yung kanyang property, pinagpapala mo siya, pinagyayaman mo siya. Kaya nag-worship sa iyan. At sabi ni Satan, "But just take away his wealth. Alisin mo yung yaman niyan and you'll see him curse you to your face." Sabi ni Satan, alisin mo lahat ng yaman niyan. Ewan ko lang kung hindi ka sumpain niyan ni Job. And the Lord replied to Satan, "You may do anything you like with his wealth, but don't harm him physically." So Satan went away, and sure enough, not long afterward, when Job's sons and daughters were dining at the oldest brother's house, tragedy struck. So sabi po, no? Sabi ni ng Diyos, galawin mo na lahat. Huwag mo lang gagalawin yung kanyang physical. And then after that, bigla umatake na si Satan. At habang sila'y kumakain, nabaksakan po yung kanyang mga anak at namatay po ang mga anak po ni Job. Matindi pong pangyayari yan. Nawala po sa kanyang mga anak. At hindi pa nakontento itong si Satan. Itong Satan na ito, walang pasaway din talaga ito. Hindi siya nakontento. Ang ginawa niya, chinalin siya na naman niya si Lord na sa susunod sa Job chapter 2. Sabi rito, "Well, have you noticed my servant Job?" The Lord asked. "He is the finest man in all the earth." Grabing confidence ng Diyos, no, kay Job. "A good man who fears God and turns away from evil. And he has kept his faith in me despite the fact that you persuaded me to let you harm him without any cause." So, grabing confidence ng Diyos sa kanya. "Skin for skin," Satan replied, "a man will give anything to save his life, touch his body with sickness, and he will curse you to your face." So ang kulit ni Satan, no, kanina nire-request yung property, yung kayamanan, ngayon naman, pinag-usapan na lang, wag galawin yung kalawan, yung katawan ni Job. Pero nire-request pa ni Satan, ang kulit din talaga. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with a terrible case of boils from head to foot. So grabe po, tumubo po yung mga nana po sa kanyang katawan. Then Job took a broken piece of pottery to scrape himself and sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still trying to be godly when God has done all this to you? Curse him and die." So sa panahon na yun, nakaaway niya pa yung misis niya. Grabe, gusto mo pa rin maging maka-Diyos? Inalaw na nga nyo sa buhay mo itong mangyari. Sumpahin mo na yan. At mamatay ka na. Sabi ni nanay. Hinang-hina na po sa problema. Grabe po, hinang-hina na po sa problema si Job. Ako po naniniwala na kahit na siya ay nanghihina niya, pero meron na natitira sa kanya. Ano po yun? Ang natitira po sa kanya ay yung kanyang paniniwala sa Diyos. Mawala man lahat sa atin sa anumang oras na ito, hanggat may natitira. Kasi nawala kay Job lahat. Pamilya, mga kaibigan, kayamanan, ubos po lahat. Yung tinitirhan niya, pati yung kalusugan niya po, ay talagang unti-unti na po itong nawawala.
Yung sakit na nararamdaman niya ay sobra. Physically, spiritually po, emotionally, lahat po naranasan niya. Pero ano ang natitira kay Job? Ang natira po kay Job ay yung kanyang paniniwala sa Panginoon. Gusto ko po sabihin sa inyo, meron ko sa i-quote ngayong umagang ito at sa oras na ito, whatever we lost is painful. Masakit. Whatever we lost is painful. Hindi masarap sa pakiramdam yung mga nawala. Eh sige, bigyan ko kayo na example. Halimbawa, nag-aalaga ka ng aso, nag-aalaga ka ng pusa. Pag yan nawala sa'yo, iwan ko lang, hindi ka masaktan. Nag-aalaga, cellphone pa lang mawala sa'yo, masasaktan ka na. But I want to let you know, whatever we lost is painful. Ito malupit dito. Naglalo ba kayo? Whatever we lost is painful, but whatever is left is powerful. Mawala man sa'yo lahat, basta Diyos natira sa'yo, makapangyarihan ka. Dahil ang nagpapalakas sa'yo, hindi yung mga nawala sa'yo, kung hindi yung natira sa'yo at walang iba, kung hindi ang Diyos. Nawala kay Job lahat, ubos lahat, mga anak niya, dead ball. Pati yung physical na katawan niya, ubos. Isa lang ang natira sa kanya, yung pananalig niya sa Diyos. At yung pananalig niya roon sa Diyos, grabe, yung confidence niya sa Diyos, grabe po. Ni-restore ng Diyos lahat ng nawala sa kanya. Tingnan niyo po itong sinabi ni Job. So Job chapter 13 verse 15. Sabi po ni Job dito, ang lupit, God may kill me, grabe po ito, but still will trust Him and offer my defense. Kahit patayin ako ang Diyos, pero yung paniniwala ko sa kanya, ando dun pa rin. Ibig sabihin, kahit ang Diyos, grabe, no? Hindi siya mapigilan. Yung paniniwala niya sa kanya, paniniwala ni Job sa Diyos. Because Job knew that God will not abandon him. Alam ng Diyos na hindi siya iiwan ng Diyos. Kaya sabihin niyang, kahit patayin ako ng Diyos. Kasi alam ni Job na hindi gagawin ng Diyos yun. Ganun ka-confident si Job sa ating Panginoon. Okay? Ito po malupit dito. Isa pang i-quote ko sa inyo. Ano man ang natitira sa iyo, kayang sampuin ng Diyos or higit pa. Ano man natitira sa iyo ngayon, kahit konting pananampalataya na natitira sa iyo, hanggat ikaw ay naniniwala sa Diyos na kaya niyang i-restore yan, kayang doblehin, tatluhin, sampuin. Kung may natitira ka na lang, halimbawa, nung meron ka pa, meron kang 10 saya. At naubos yan, isang saya na lang natitira sa'yo. Yung isang saya na yon, kaya ulit padamihin ng Diyos. Hanggat merong natitira sa puso mo na paniniwala sa Diyos, kayang kumilos ang Diyos. But, and God can restore, mga kapatid. Man, dun na nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos sa panahon na nawawala na, pero binubuhay niya pa rin. Amen? At nagkakaroon pa rin siya ng pagkilos. Sabi mo sa katabi mo, God can restore. Alam, katulad na lang doon sa Joel chapter 2 verse 25. Okay? Yung kinain ng mga locust, ng mga peste, yung kanilang mga pananim, hinayaan ng Diyos ito na mawala lahat. Okay? Pero ano sinabi ng Bible sa Joel 22:25? I, the Lord your God, will make up for the losses caused by those worms and swarms of locusts I sent to attack you. So hinayaan ng Diyos na atakihin sila. Pero siya rin ang magre-restore nito. Siya rin ang mag-makeup, siya rin ang magbabayad nito, siya rin ang tutubos nito, mga kapatid. Kung ito gusto kong sabihin sa inyo, kung nung bago pa yung pandemic, ang dami mong pera sa bank account. Pero sa panahon nito, konti na lang natira. Doon sa konti na yun, andun din ng Diyos. At siya rin ang magpaparami nun. Ano man ang ninakaw sa iyo ng Diyos, kaya i-restore ng Panginoon. Because God can restore. Katulad ni Samson, nawala yung kanyang buhok, nawala yung kanyang reputasyon, even his influence, his power, yung freedom niya, nawala rin. Ano pa nawala kay Samson? Inalon ng Diyos to lahat, yung vision niya. Iba't ibang, kung mapapansin natin mga kapatid, iba't ibang klaseng tao to, no? Yung una, si Nebuchadnezzar sa Blay, nawalan. Si Job, mabait naman, nawalan din. Si Noah, mabuti rin sa Diyos. Pero tinira sila, binless sila ng Panginoon. Si Samson, alam natin, nagkamali ito kay Delilah. Nawala sa kanya lahat. No? Yung kapangyarihan niya. Pero may natira sa kanya. Ano yun? Yung pananampalataya sa Diyos at yung buhok. May natira pang buhok eh. Gusto ko pong natira. Hindi naman kinalbo si Samson. Nagupit lang. Nagkamali sila. Bakit? Hindi nila alam na yung buhok na yun pwede pa rin tumubo.
Kaya kahit anong natira sa iyo ngayon, kaya pa rin kumilos ang Diyos. Malakas siya, alam niyo po mga kapatid, dahil yan po ay covenant eh, nila Samson sa Diyos, na lahat sila, lahat ng lahi niya, dapat long hair sila. At gusto ko pong sabihin sa inyo, nung pinutol yung buhok na wala yung covenant, but I want to let you know, ang ating covenant sa Panginoon, hindi po ito mawawala hanggat tayo po ay naniniwala sa Kanya. May natira sa Kanya. At nagmilagro ang Diyos doon sa mga natira po, sa buhay po ni Samson. Ano man natira sa inyo ngayon, God can restore that, mga kapatid. Sa story na lang ni David, na wala, he lost his, yung bahay niya, yung kanyang pamilya po, yung mga mahal sa buhay, ay nawala rin, pero ni-restore po ng ating Panginoon Diyos. Yung story dito sa 1 Samuel 13, sabi rito, "To whom do you belong and where do you come from?" David asked him, "I am an Egyptian, the slave of an Amalekite." He replied, "My master abandoned me 3 days ago because I was sick." Ito po, Egyptian na to ay naiwan, at ito yung nagbigay ng impormasyon kay David. At ito po ay talaga nangyari na maiwan ito. Dahil itong naiwan na ito ay nagbigay ng tip kay David kung paano talunin yung kanya mga kalaban at mga recover yung mga yung mga nawala sa kanya. Kasi po ito po nga kausap ni David dito, isang Egyptian na naiwan ito sa laban. At dahil ito yung naiwan, nung nakita ito ni Haring David, ito yung naging dahilan para magkaroon ng idea si David para mabawi niya yung mga nawala sa kanya. At ano po ang nangyari sa 1 Samuel 30 verse 18? David got back everything the Amalekites had taken. Biro mo, nagbigay ng tip yung mga kasamahan din nila nung na-discover ni David itong taong ito. So, may tinira. Nagkasakit. Diyos ang kumilos nito. Tinira itong taong ito. Dahil doon sa tinirang tao na yon, kahit kalaban pa, nagbigay ng information kay Haring David. Ganun po katindi. So huwag natin na underestimate yung mga natitira. Kaya kung bariya-bariya na lang natitira sa buhay mo ngayon, kapatid, ako naniniwala na kaya pa rin kumilos ang Panginoon. Katulad na lang ng babae nagdudugo ang kanyang katawan. Okay, na sa Mark chapter 5 verse 26. Alam naman natin na nagsasuffer po ito, nag-give up na anong mga doctors, sabi rito sa Bible. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years, she had spent everything, naubusan din. She had to pay them, naubusan kanyang pera sa pagpapagamot. But she had gotten no better, hindi gumaling ang babae ito. In fact, she had gotten worse. She had heard about Jesus, ayun na matindi ron. Naubos sa kanya lahat sa pagpapagamot, pero ano natira sa kanya? Jesus. She heard about Jesus. So she came up behind him through the crowd. At alam naman natin na siya ay dinudugo. Eh ako, hindi ko pa naranasan duguin. No, iwan ko yung feeling na yan. Siguro yung mga babae, makaka-relate dyan. Alam niyo po, mapapansin ko yung mga babae yung dinudugo, yung mga dinadalaw sila monthly, 3 days lang, bugnutin na. Samantala itong babae ito, grabe po, for how many years nakakarana siya, naupos na lahat sa kanya. Pero meron natira. Ano yun? Yung narinig niya na merong Jesus. At sabi rito, "For she thought to herself, if I can just touch his robe, and I will be healed." She lost everything, but one thing left her. Ano yun? Trust in Jesus. I want to let you know that what you have left is enough for you to produce. Maubos man lahat sa'yo, basta ang Diyos na sa'yo pa din. Siya ang kaya mag-restore ng lahat ng nawala sa buhay mo. Yung mga kapayapaan, kagalakan, kayamanan, ano man meron ka na ninakaw, grabe, ang daming magnanakaw ngayon. Pati kuryente natin, ninanakaw na. Ang taas ng mga bill natin, wala tayong magawa. Pag-pray natin na sana yung mga naniningil na yan ay kunin ng Diyos, ay hipuin ng Diyos. Huwag pong kunin, hipuin lang. Okay? Para bang nananakawan tayo ng iba't ibang klaseng pagnanakaw, pati yung tubig nagtaasan. Kung kailan walang kinikita, nagtataasan ang mga bills na ito. Pero isa lang ang natitira sa atin, pananampalataya sa Diyos. Grabe, sige, alam, gaya na sinabi ko sa inyo, si Satan, ang daming gusto nangawin. Ninanakaw na yung mga
joy natin, ninanakaw na yung mga health natin, okay? Pati yung mga bills natin, ninanakaw niya, lahat para kay Job. Lahat ang area sa buhay ni Job, inubos. Pati sa atin ngayon, inuubos. Grabe, hindi na nga tayo nakikita-kita, ninaon ni Satan yung oras natin, ninaon ni Satan yung mga bagay na meron tayo, pati yung kuryente, pati tubig, nagkakanakawan na. Pero isa na lang ang natitira, ang Diyos sa buhay natin. Kaya anuman lang natira sa'yo, God can restore. Pag-pray natin, itong mga naniningil na ito, na hindi na sila makapaningil. Amen. So, amen ba yung mga kapatid? So, gusto ko sabihin sa inyo that God can restore anuman ang nawala sa iyo. God can restore. Ito, huling verse na lang, na ang napakaganda itong verse na ito. Ito matindi. Itong mga tao na ito, namatay sa gera. Excited na ba kayo? Ako excited na ako. Itong mga tao na matay sa gera, no? Sa labanan. Ang natira sa kanila ay buto na lang. Buto na lang! Pero umilos pa si Lord doon sa buto. Kung ikaw nga, humihinga pa, may buhay pa, hindi kayang umilos ang Diyos. Ito buto na lang. Pero nagkaroon pa ng buhay. Sa Ezekiel chapter 37, verse 4 to 6. Grabe ito. Sabi sa inyo, lahat ng natitira, kayang umilos ni Diyos, ni Lord, kayang i-restore yan. Hindi siya pwedeng tawagin God na nakakapag-restore pag wala siyang i-restore. Kaya hinahayaan niya na may mawala sa iyo para mapakita sa iyo na kaya niyang i-restore yan. Umayos ka, kapatid. Maniwala ka. Sa umagang ito, hapon na ito, whew, hallelujah. Grabe. Sabi ko, tinatang, this is our last verse. Sabi ko, then he said to me, speak a prophetic message to these bones and say, buto na lang, mga sundalo ito eh. Dry bones, listen to the word of the Lord. Ito na. Hey! This is what the sovereign Lord says. Look, I am going to put breath, Holy Spirit yan, into you and make you live again. I will put flesh and muscles. Grabe ah! Naglagay ng katawan at muscle. Okay na saling flesh eh. Nilagyan pa ng muscle. Sabi nito sa verse 6, I will put flesh and muscles on you and cover you with skin. I will put breath into you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So, grabe ito mga kapatid. Ano natira dito? Buto na lang. Ito yung mga kawal na namatay sa gera. Alam niyo yung pag may gera, yung mga tao na mamatay, buto na lang natitira. Pero sabi ng Diyos, patay na sila. Ano natira? Buto. Buto lang ba yan? Sige, para marami na lang ako yung Lord. Bubuhayin ko yan. At sabi ni Lord, speak prophetic message to these bones and say, ibig sabihin, kinausap yung mga buto. Sabi ng Diyos, kausapin niyo yung mga buto. Buto, magkaroon ka ng laman. Ay, nagkaroon ng laman, sabi ng Bible. Buto, magkaroon ka ng muscle. Nagkaroon ng muscle. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, magsalita ka na. Kung yung wallet mo walang laman, kausapin mo. Sabi mo, wallet, wala ka laman. Magkalaman ka! Yung mga walang laman ang utak, sabi mo, magkalaman ka! Magkakalaman ka! Lahat ng wala sa'yo, magsalita ka. I-declare mo sa oras na ito. Yung health na wala sa'yo, sabi mo, health, bumalik ka. Yung joy na wala sa'yo, joy, bumalik ka. Kapayapaan na wala sa'yo, kapayapaan, bumalik ka. Trabaho na wala sa'yo, sabi mo, trabaho, bumalik ka. Pabalikin mo. Kayang ibalik sa'yo ng Diyos lahat ng nawala sa'yo. Kasi nga, buto nga na lang natira, binuhay pa ng Diyos. Sabi sa inyo, konting pananampalatayang natitira sa'yo ngayon, kayang buhay ng Diyos. Yung konting paniniwala sa'yo ng Diyos. Kahit sino ka man dito, kung ang storya mo ay parang Nebuchadnezzar na naging masama ka, nawala sila, o di humingi ka ng tawad sa Diyos. Kung ikaw ay katulad ni Job, na wala namang ginagawa, napakabait, patuloy ka lang maniwala sa Diyos. Kung ikaw ay si Samson na nagkamali ka, okay, sumabit ka kay Delilah. Why, Delilah. Nagkamali ka man, at ang dami niya na ako sa iyo, humingi ka tao sa Diyos. Kasi nga, God can restore. Para ano pang sinasamba natin ng Diyos kung hindi niya kayang ibalik ang lahat na wala sa atin. If you made a mistake, God can revive you. That's my challenge. What you have left right now, God can do a powerful thing sa buhay mo.
Kung may natitira sa iyong konting pagsisisi, yan ay ibigay mo sa Diyos. Kung may natitira sa iyo na konting pag-asa, God can revive that. God can restore that. Hanggat may natitira sa iyong pananampalataya at paniniwala sa Diyos, doon kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. I want to let you know, those people who are watching, God can restore. So this morning and this afternoon, tayo po yung manalangin. Lord, tunay nga mabuti ka, wala kang katulad. Ano man ang ninakaw sa amin, ang kaaway, Lord, maaaring financial, maaaring physical, maaaring spiritual, iba't ibang area, Lord, but I believe na meron ang inaalon na matira sa aming mga buhay. Upang dito sa natira na ito ay patuloy kami maniniwala sa iyo na kaya mong i-restore ito, Panginoon. Lord, restore our health. If there's any people are watching right now na may karamdaman, I speak healing. Lord, i-restore, Lord, yung aming mga trabaho. Yung mga nawala ng trabaho, Panginoon, salamat, ikaw rin ang magbabalik nito. Lord, yung mga relationship na nasira, Panginoon Diyos, ng kaaway, Lord, ikaw rin ang kaya magbalik nito. If there's any people or family, yung relationship nyo sa inyong mga buhay ay nasisira sa Diyos na ito, Lord, i-restore nyo po ito, Panginoon. Ikaw lang may kakayanan nito. Panginoon, lahat ng bagay na nawala sa amin, ibalik, kaya mong ibalik ito, higit pa, Panginoon, sa dati, O God. Salamat, Lord, sa mga panahon, hindi kami nakikita-kita sa aming church, sa Viluna, sa mga Life Connect. Lord, yung mga ninakaw na panahon na yan, alam ko po na pag binalik mo kami muli, may panibago kaming lakas, may panibago kaming pananampalataya, may panibago kaming excitement. Because you are the same God that can move, that can restore. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kalakasan. Lord, into your hands, I commit all those people who are watching right now. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen.